Thank you, Chairman. Yes, yes. Magandang umaga po sa ating lahat, especially to Governor Jun Ibutani, my dad. We were together, nagkasama po kami gobernador sa Governor's League kasi naging governor po ako, three-term governor, naging mayor, balik na dating congressman, naging congressman uli ngayon. Now, itatanong ko lang po, lalo na kay Barangay Kapitan, yung una nagsalita. Simula po noon, yung tatay nyo, lolo nyo, tatay nyo, fisher folk na po kayo. Wala, aside from going to fishing, wala ba kayong livelihood program? Especially yung sinabi ni Governor Ibutani na kung may bagyo, tatlong araw, sakit na sa ulo. Totoo po, naging governor po din ako. Naging mayor pa, isang term lang. Balik ako sa Kongreso. Ngayon, tatanong ko lang po, kasi kung fisher folk ka lang in all your life, di ka naman mabubuhay dun. Especially 6 months tayo bagyo, 6 months hindi. Wala po kayong livelihood yung grupo ninyo? May tatanong ko lang po. Wala? Imposible po yun. Kasi hindi na gumagana itong microphone eh. Baka pwede palitan yung batteries. Ayan. Ano po yung mayroon po sir, mayroon. Oh, anong livelihood? Masasagot po ng aming premier kapitan sir. Sige. Bago po kayo na kapitan? Bago? Bago po sir, bago. Dati kagawad po kayo? Opo sir, opo. Hindi mo alam na kagawad ka na mayroong livelihood kayo na fisher folk? Mayroon sir, mayroon. Oh, ano po yun? San Miguel Corporation po sir, San Miguel Corporation. Yeah, anong San Miguel? San Miguel yung kay Mr. Ramon Ang? Anong livelihood po yun? Ha? About fishing po yun sir, about fishing. Kaya nga, wala nga kasi masama ang panahon. Masama ang panahon. Hindi kayo makapangisda. Hindi kayo makapwede sa laot. So, dito sa lupa, anong ginagawa nyo? Kasi sabi ni Noli, umiyak siya kasi hindi daw makapag-aral. Tapos yung politiko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko alam kung saan politiko yan. Kasi sa akin, tatay ko pa ako, yung anak ko, naging politiko rin. Hindi naman kami natatalo. Kasi nandiyan kami, hindi lang yung sinasabi kanina ni Congressman Dan tsaka ni Congressman Ace, yung Pangulo, si Speaker, hindi politika. Nandiyan kami araw-araw. Nandun din kami araw-araw. Kung ganun yung politiko yung sinasabi mo, huwag mong butuhin. Di ba? Sisisihin mo agad ang politiko. Hindi naman pwede siguro. Kasi kami nga, ang tagal na namin sa politika, pati yung anak ko, lahat to ng from cradle to grave, inakay po namin sa brand of politics namin sa probinsya sa Cavite. Now, babalik tayo, sir. Anong livelihood? Sir, actually, sir, nung kapanonan po ni Premier Kapitan Misa, mayroon po kaming ginawang tinapa. Nagtitinapa po kami. Kanya lang po sa kakulangan po ng pundo, hindi po nag-click po yun, sir. Pero po sa amin po mga isda, katulad ko po, pag panahon po ng pangisda, nag-iipon po kami. Yeah. Para po, pagdating po ng bagyo, yes. Kasi sir, ang bagyo, 3 araw, 5 araw, yeah. Wala na po. Pagkaraan po ng bagyo, doon po kami singit, doon po kami mangisda. Okay. Ganyan po yung alternatibong ano po namin sa bayan po ng Santa Cruz. Yeah. Yung mga asawa po ninyo, wala pong livelihood? O sila po nagtitinda yung kita nyo na isda? Yung iba po sir, nagtitinda. Yung iba po, ibinibigay po namin sa mga buyer. Dahil doon po kami umuutang kung wala po kaming konsumo na ginagamit po namin sa sarili po namin pamalakaya. Now, doon tayo. Sinabi mo buyer. Yung buyer po, hindi yung kasama sa grupo ninyo. Hindi po, sir. Individual. So, doon kayo nangungutang? Yes, sir. 5-6? Hindi po, 5-6, sir. Ano? 6-6? Hindi po. Pag bilang mangisda po, sir, mangutang po kami doon, halimbawa, hindi po makalaot ng 4 na araw. Manghiram po kami ng 2,000. Okay. Ganun po yung sir. So, pag sinauli yung 2,000, walang tubo yun? Wala sir, wala. Ang bait naman nun. Kasi sir, yung isda po namin, doon po namin ibinibigay sa kanila. Kaya nga, pero yung puhunan, walang kita yun. Wala po sir, wala. Talaga? Opo sir.